Partner! Eto na! Aha! Nagpaparamdam na naman. Yes, may kwento na naman ang ating Mahiwagang Burnay! Mapigil ang pagpatak ng luha ni Angeline habang pinagmamasdan ang masayang larawan ng kanyang ina na nasa ibabaw ng magarbong at taul nito. Natuldukan na ang mahabang panahon ng pakikipagbuno ng buong pamilya sa malubhang karamdaman ng ina. Tiyak na mamimiss ni Angeline ang mga ngiti at halakhak ng kanyang magulang. Ang malakas nitong mga palakpak sa tuwing siya'y magtatanghal at ang malambot nitong mga balikat na kanyang sandalan sa oras ng kalungkutan. Isang matalik na kaibigan ang turing ni Angeline sa kanyang ina. Sa tatlong magkakapatid, si Angeline ang pinaka-close sa ina simula ng maulila sa ama. At dahil si Angelina lamang ang walang pamilya, siya na ang tumutok sa pag-aalaga sa ina at naging pangunahing saksi sa paghihirap nito. Wala namang pinanghihinayangan si Angeline sa mga panahon na iginugol niya sa pag-aasikaso sa magulang. Subalit sa edad na 27, ay hindi rin maiwasang magtanong sa sarili kung darating pa ba ang pagkakataon na magkakaroon din siya ng sariling pamilya. Eh, si Chuper nga, magka 36 na, hindi na pa-pressure. Chill ka lang! Huwag masyado naapektuhan. Subalit sa edad na 27, ay hindi rin niya maiwasang magtanong sa sarili kung darating pa ba ang pagkakataon na magkakaroon din siya ng sariling pamilya. Sa huling lamay ng ina, ay naroon ang mga kapatid ni Angeline. Sa unahang bahagi ng silid, nakaupo ang kanyang kuya. Nakahawak kamay ang asawa. Sa tabi nito, nakaupo naman ang kapatid na bunso ni Angeline na nakahilig naman sa braso ng mister nito habang karga-karga ang panganay na anak. Lahat sila ay labis din ang pagluluksa sa pagkamatay ng kanilang magulang. At halos hindi na nila napansin ang kapatid na si Angeline na mag-isang nakaupo sa dulong upuan ng simbahan. Ito naman si Angeline. Sumaselfie, pwede naman sa harapan kasi nanay mo yan. Oo nga. Nandun ka sa likod. Bakit? Bisita ka lang ba? Ito si Angeline, madrama. Punuan ba sa langit para hindi ka makapasok sa loob? Ito kailangan sa dulo ng simbahan para may ano, para emo. Ito si Angeline, bigyan ng background music. Nagpapawa sa sarili. Ano ba yan? Subalit, makalipas ang ilang minuto, isang matipunong lalaki ang naupo sa tabi ni Angeline. Oy, borta! Oh! Borta! Sabi ko na nga, be, sa simulat sa pool pala, kunyari lang itong ano, nagpapaawa sa sarili. Pero ang totoo, miminamatsagan to. Yan. Meron talaga eh. Meron ang inaay. Yan. Ito na. Subalit makalipas ang ilang minuto, isang matipunong lalaki ang naupo sa tabi ni Angeline. Humihikbi ito sa pag-iyak habang tumutulo ang mga luha. Huli na ako ng pagdating, ang sabi ng lalaki. Sa kalagitnaan ng mga eulogy, ay may kakaibang napansin ang lalaki. Nakakapagtaka naman, bakit nila tinatawag na Margaret si Tita Mary? Tanong ng lalaki kay Angeline. Excuse me, sir. Mali ho yata kayo na napuntahang Burol. Ganda sana ng katawan mo, tanga ka lang. Borta ka nga, tanga ka lang.
Todo emote na mali pala yung lamay na pinuntahan. Tama. Huli na ako ng pagdating. May pagganon pa. Excuse me, sir. Mali ho yata kayo na napuntahang Burol. Margaret po ang pangalan na namatay at hindi po Mary. Sagot ni Angeline sa lalaki. Ano bang ibig mo sabihin, miss? Hindi ba't ang nakaburol ay si Mary Peters? Hindi ba ito ang Lutheran Church? Muling hirit na lalaki. Ay, naku sir, naligaw po yata kayo. Ang Lutheran Church po ay nasa kabilang street, nakatapat po ng simbahan na to. Nagkamali po kayo ng Burol na napuntahan. Napapangiting sabi ni Angeline. Sa isip-isip niya, gwapo ka sana, tanga ka lang. Okay na sana eh. Okay na eh. Emote. Tanga ka lang. Okay. Nagsimulang pagtinginan ng mga tao ang lalaking naliligaw. At ang taimtim na okasyon ay biglang nabalot ng katatawanan. Hindi makatsyempo ng paglabas ang lalaki dahil halos patapos na rin ang misa. Nang bigkasin ng pari ang huling amen, ay inalalayan na ni Angelina ang lalaki sa paglabas. Yung mga tao hindi nag-concentrate sa misa. Nakikinig. Naghahanap na mapag-chichismisan. Kaya nagtawanan ng ganun, nakikinig sa usapan ni Angelina. Sa may parking lot, nag-usap ang dalawa. Nako, Chuck, magiging usap-usapan ako ng mga kamag-anak mo. Nakakahiya talaga. Hindi na rin ako nakaabot sa huling misa ng tiyahin ko. Siya nga pala. Ako nga pala si Rick. Pagpapakilala ng lalaki kay Angeline. Sorry, Rick ha, pero natatawa talaga ako sa mga nangyari. Alam mo, dapat umiiyak ako ngayon eh. Pero nung dumiting ka, nako, sinira mo yung moment ko. Pero okay lang dahil hindi mo naman sinasadya. Sabi ni Angeline. May pag-arte din gano'n si Angeline. Actually. Uy, pasensya na talaga, Angelina. Pagkatapos ng libing eh, baka pwede naman kitang ayain na magkape sa labas para makabawi naman ako sa'yo. Sabi ni Rick. At yun na ang simula ng pagiging magkaibigan ni na Rick at Angeline. Kalaunan, si Rick na sa Burol ay naligaw, ay nagsimula ng manligaw kay Angeline. Yeah! At ang isang taon ng pagiging magkaibigan ay nauwi rin sa kasalan. Sarap naman. Sa pagkakataong ito ay hindi na muling naligaw pa si Rick. Silang dalawa ni Angeline ay nagtagpo sa isang tamang simbahan at sa isang tamang pagkakataon. Napatunayan ni Angeline na sa gitna ng pagdadalamhati at kalungkutan, ay nabiyayaan siya ng pag-ibig at kaligayahan sa katauhan ni Rick. Malapit nang ipagdiwang nila Angeline at Rick ang kanilang ikadalawamput-dalawang taong anibersaryo bilang mag-asawa. At kapag may nagtatanong kay Angeline kung paano sila nagkakilala ni Rick, ay ganito ang sinasabi niya. Si Mama Margaret at si Tita Mary ang nagpakilala sa aming dalawa. Talagang patay na patay kami sa isa't isa. Isa itong tunay na labing-labing sa gitna ng libing. Wow! Yeah. Nice naman! Cutie pie! Oh, so mga single, alam na this. Tambay sa? Lamay. Baka magka? Love life! Makatambay nga sa mabadaling ano dito, samba, lamay samba. Dito. Tapos makaiyak-iyak ka partner dahil syempre makakuha ka ng simpatya. Tapos, tapos biglang sasabihin mo na, ay, mali pala, tapos magtatawanan kayo. O, pwede ka naman magkunyari, di ba? Na, ano, may lamay ka rin pupuntahan, pero actually, wala naman talaga. Yeah. Di ba, ang gagawin mo lang, maghahanap ka ng babaeng iiyak, yung nasa bandang dulo ng simbahan, ng chapel, diba? Tapos kausapin mo. Basta gayahin mo, gantong-ganto. Same script. Correct, malay mo, magka-love life pa. O, hanap mo, simula ngayon na, maghanap na ng lamay. Ang cute naman. Buti nilang di talaga nagkamali ng simbahan nung ikakasal na. Correct. Tamang simbahan. Eh, mali-mali ng simbahan tama. Eh. Tamang simbahan, tamang pagkakataon. Yung una, maling simbahan, pero tamang pagkakataon tama. Din. Kasi talagang meant to be eh. Kasi kung di naman nagkamali si Rick, kundi siya bortang tatanga-tanga, eh di sana hindi sila nagkakilala. O, diba? Kaya dun mo masasabi talaga na alam mo yung may plano. May plano. At minsan,
yung mga blessings, they come in unexpected situations. Correct. Sino naman mag-iisip na sa gitna ng pag-iiyak mo sa nanay mo dahil namatay siya, eh yung papalang kanyang burol, eh magbibigay sa'yo ng love life. Kasi sa buhay natin, mga kabisyo, lagi pong may chance, lagi pong may hope, tama, laging may something new. So huwag kang malungkot. Kasi may magbabago sa buhay mo, akala mo lang wala, pero meron, meron, meron. Lahat tayo may mga nakatakdang magagandang regalo para sa atin. Correct. Hindi lang siguro ngayon. Tama. Kasi hindi pa panahon. Pero when you believe, correct, you will receive. Sabi nga nila, and, na sa takdang panahon, correct, ibibigay sa iyo, yes, ang regalong ito. If it's time, it'll be given to you. Tama. Maniwala ka lang that it will come. Correct. Diba? Thank you, Maywagang Purnay. Makapunta talaga nila may mamaya, partner. Pupunta ako, this, pupunta ako sa mayroon, sa may Santa Mesa. Pagpunta ko St. Peter. Basta yung Hilero yung magkakasunod. Diyan ka, malay mo. Punta rin ako sa Guadalupe, sa Loyola, meron. You can never tell. Lahat ng krematorium, puntahan ko mamaya. Sige, ako partner. Sa akin, i-update kita. You can never tell. So sa akin, partner, go. Umpisahan mo na isa-isahin mo, ha. Mamaya Santa Mesa, bukas, Loyola. Sa Loyola. Tapos yung sunod na araw, meron din sa Marikina, madami din siya, partner. Marami din doon. Oh, basta isa-isahin mo, bawat syudad. Bawat isang araw, isang syudad. Ay, naku. Kaya nakakatakot, partner. Baka mamaya kinakausap mo, kaluluwa pala. Correct. Akala mo, love life na. Ano, yung pala, ikaw lang nakakakita. Ano? So, tapos na ipag-usap ako sa kanya. Hello. Shokot. Ng mga horror movies. Shokot match, oh, 'di ba? Pero cute ang story. Cute na storya kasi alam mo yung parang sinasabi sa atin na huwag kang matakot. May plano ako para sa iyo. Tama, maniwala ka lang, 'di ba? Lahat naman ng ano ng mga bagay na nararanasan nating hindi maganda ay may kapalit na maganda. Correct. At saka may dahilan 'yan kung bakit sa ngayon wala ka o wala pa. Tama. Kasi mas magandang storya, correct, kapag ka dumating na. Oh, di ba kaya sa mga single dyan na naghahanap pa rin ng love life, wait ka lang. Alam na this, Loyola, krematoryo. Basta, hindi, wait ka lang. It'll come. Kung talagang ang nakatakda sa iyong tadana, eh, magkaroon ka ng asawa at mga anak, dadating din yan sa panahon na sakto na, in God's perfect time, ika nga. Basta maniwala ka lang, importante, yes, yung faith dyan, kabisyo. Believe. Yan, ganun kasimple lang yung mga kabisyo. Thank you very much sa lahat ng mga nakatutok ngayon. Hello kina Ditas, Ate Jo, and kay Cesar. At syempre, nag-celebrate din ng kanyang birthday today, isang masugid din nating tambalanista, si Catherine Aban Subido. Yan, na taga Baguio City. Malakas tayo sa Baguio. Good morning and happy birthday. Nakatutok sa atin si Apple Tatoy C. Good morning. Maraming salamat sa iyo, Apple. Thank you. Enjoy your day and enjoy the surprises na nakahanda para sa inyo ngayong araw na ito. Tama. O siya, mga kabisyo, exit na po kami. Pero para sa lahat ng mga nandito sa Metro Manila and via live streaming, www.loveradio.com.ph. Hanggang alas 12 po kami ng tanghali. Tama, muli po mga kaibigan, ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole, si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! 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 Yon!